Okay guys, so good afternoon, good PM, at magandang araw po sa inyong lahat. So by the way, ang ating i-discuss for today is regarding kung paano po mag-process ng inyong national ID or yung tinatawag natin Philippine ID system. So pagpasensya na po, against the light po ang ating background dahil medyo tapat po tayo ng araw. Pero bago tayo mag-start, ay magsimula tayo sa maikling introduction. Alright. Okay, what's up sa inyong lahat? Tayo po ay mag-discuss through PowerPoint presentation na ginawa po natin. Ito, dapat ano pa, nung last day pa ito, medyo busy nga po tayo. Ngayon, ipapakita po natin or i-discuss natin yung step by step kung paano po mag-proseso ng inyong Philippine ID system or National ID system. Alright, so ang mga kailangan malaman tungkol sa Philippine ID identity or something Philippine Identification System or Philippine SIS or PhilSIS na tinatawag po natin ay ito po. Ano nga ba ang PhilSIS or National ID? Before tayo pumunta sa requirements, i-discuss natin kung ano nga ba ito. So ang Philippine SIS Identification System or PhilSIS ay magsisilbing patunay ng pagkakalanlan ng mga Pilipino. So ito ay magiging one ID system po. So hindi na po natin kailangan ng iba-ibang ID sa Pilipinas, kundi ito ay kinikilala na po bilang iyong patunay na ikaw ay isang Pilipino or something kung saan ka po nakatira at mga ibang details mo. Okay, layunin ng Philippine system, identification system, na gawing simple, ligtas at maayos ang transaksyon sa gobyerno at private sector. Okay? Then, ang next question, maaari bang gamitin it bilang patunay ng pagkakalanlan ang Philippine system or valid ID? So, marami pong mayroong mga iba-ibang paraan pang mga uri sa pakiipang transaksyon sa pamahalaan. Ito nga po yung una. Then, ang pangalawa, mapadali po yung social welfare at benefits ng pamahalaan. At tulad lamang ng GSIS, SS, PhilHealth, Pag-ibig. So, hindi nyo na kailangan ng mga ID dito sa GSIS, SS, PhilHealth, Pag-ibig. Kundi ito na lang yung ipapakita ninyo, yung national ID natin bilang isang Pilipino. Okay, sa pangatlo, pag-i-enroll ng paaralan, koleyo at universidad. So, I think pwede na pong magpa-ID ang mga, I think, estudyante. I'm not sure sa edad kung ilang taon pwede siya mag-enroll. Kasi syempre, kapag national ID, kung sino po yung nakatira sa Pilipinas or yung mga Filipino citizen. So, pang-apat po, ito ay pwede pong panghuwa sa mga clearance. Kumbaga, representative or representation ninyo na ito lang yung ipapakita nyo. Mga police, MBI, etc. regarding sa mga kung kayo ay malinis. Okay? Then, sa pagkuha ng passport, drivers or license, drivers, hindi natin na-edit. License driver yan. Driver license po yan. At mga transaksyon na may kinalaman sa buwis, katulad sa BIR din, pwede na po yan gamitin yung ID system na yan o yung national ID. Then sa pag-a-apply ng trabaho, pwede na po yan ipakita sa kanila bilang requirements. No need na po. Siguro andyan na rin po yung yung details ng SSS Pag-ibig PhilHealth. Or kung sa pagtrabaho kasi kailangan requirements din yung SSS PhilHealth Pag-ibig, i-require nyo na lang din or something pang support lang. Hindi ko sure kung makikita po dyan lahat ng details ninyo pag in-access nila. Pero kasi may data privacy kaya hindi po basta-basta binibigay ang mga details ninyo bilang isang pribadong tao. Then, pampito, sa pagbubukas ng mga bank account. Okay, so no need na pong 2-valid ID. Lagi kasing hinihingi na banko ang 2-valid ID dahil nga po sa hindi po lehitimo yung iba mga ID natin. May mga sinasabi pang mga ano-ano mga ID ang hinihingi nila. Sa dami, passport, driver, etc. etc. BIR ID, hindi po yan primary, kundi secondary lang. Okay?
at iba pang transaction na may kinalaman sa institusyong financial. So mahigpit din kasi medyo mahigpit yan. Kaya buti na lang, sinakatuparan na po itong national ID na to at pwede na pong kumuha. Then next, libre ba ang pagre-rehistro sa Philippine system o national ID? Hindi. Ay, hindi. So, joke lang po. Libre po yan. Oo naman, libre ang pagre-rehistro. Then, kailan maaaring magpa-rehistro sa Philippine system or ID? Kailan po? Kailan po yan? Ito ba ay sinasabi po Antabayanan ang anunsyo mula sa Philippine SIS Facebook page o sa inyong barangay o munisipyo. So, sa ngayon, na-experience ko sa mall, sa Vista Mall. Meron na po yan sa mga Vista Mall. I-check nyo lang po sa Vista Mall kung meron po doon na nagpo-possession na po at meron mga stall doon. Mamaya papakita ko yung video base sa experience ko pero hindi po natin nabuo yun dahil nga pinigilan tayo ng security guard dahil bawal po. Well, igagalangin po natin yung batas ng loob ng mall kasi sa kanila po yung privilege po nila magbawal po at manita. Okay, so yan, pwede rin magtanong-tanong sa barangay o munisipyo kung meron na pong mga ganitong proseso sa ngayon. Pero as of now, sa experience ko, sa Vista Mall, meron po. Sa bawat Vista Mall po. Paano magparehistro ng Philippine system, Philippine ID system? Ang mga nagpaparehistro at kailangan dumaan sa pre-registration at registration process. Sa video ko, pinakita ko rin doon kung paano po ako nag-fill up ng mga form and also nagpa-ID at mga finger scan or fingerprint na kinakailangan din also yung mga itsura natin sa picture. Kailangan pag magpapapicture kayo, ayusin nyo po yung itsura nyo para at least hindi naman po tayo mukhang gusgusin sa ating mga picture. Okay? Ano ang pre-registration process? Una, ito ay pagbabantay o sa pagbabahay-bahay ng mga Philippine Statistics Authority. So, alam ko nangyari na ito sa napiling low-income household heads up upang kolektahin ang kanilang demographic information na maibigay ang nakatakdang pecha at oras sa pagre-rehistro ng Philippine system. Okay, ito lang po. Napakasimple lang po niyan. Kinuha lang po yung mga bilang at ilan po yung bilang sa isang barangay at para mabudgetan po or something ihanda po yung mga kailangan po ihanda sa pagre-rehistro. Okay? Then ang pangalawa, ang sistema ang gagamitin sa pagkokolekta o pagkolekta ng information demografiko ay bubuksan sa publiko matapos ang paunang registration sa katapusan ng taong ito. Kailan yung taong yun? I think last 2021 po yan. Yung itong 2022, nag-iumpisa na po mag-rehistro sa mga mall. Then ano ang registration process? Dito po kukumpletuhin ang pagkuha ng impormasyon ng isang individual kung saan ito yung kukolektahin po yung mga biometric information tulad ng fingerprint, iris scan, at facing photo ng pa-resor. Kasi ang ginawa ko yun, yung dalawang telescope yun. Yung mata ko, inano doon, in-scan, kala ko anong gagawin doon. Kala ko telescope, hindi naman pala. Ngayon pala, iris scan po ang tawag doon. Then finger scan o fingerprint. Okay, then front-facing photo, yung pipicturean po kayo. Pipicturean po kayo, ito po yung second step. Then, ligtas ba ang magpa-rehistro sa Philippine system or national ID system? Yes, ligtas po yan kasi meron po tayong Data Privacy Act. Kapag once alaman natin na dinabas po yung data po natin ng isang tao sa agency na ito, pwede tayong magkaso or something i-file ang lawsuit sila. Okay? Ayan, sinasabi po sa darating na pre-registration o registration period, sinisigurado mapapanatili ang social distancing health standard na tinakda ng DOH upang matiyak ang kaligtasan ng mga magpaparehistro. Titiyakin din na malinis at disinfected ang bawat. Ito ay last year 2021. Year 2022, sa mall, pwede na rin pong magparehistro. Ligtas ba ang aking personal? Sabi ko nga po, Data Privacy Act po yan. Ligtas po yan. Then, nakikipag-unayan din ang PSA para doon sa National Privacy Commission. Para hindi po ma-leak yung mga information po sa inyo. So, yun.
Hanggang doon na lang yung ating discussion. Pwede i-show ko po sa inyo yung ating tawag dito. Yung video na ginawa ko po o yung pagre-rehistro. Ito po yan. Diyan po ako nagparehistro ng National ID sa Vista Mall, Las Piñas po. Okay, sa bawat Vista Mall, pwede nyo po i-check kung meron pong nagpo-proseso. Monday to Friday lang po yan. Okay, playin po natin to. Ilang po na pagre-rehistro na. Okay. Hi, andito tayo ngayon sa Vista Mall para mag-register ng ating National ID. Napakadali lang po na pagre-rehistro ng National ID. Step 1 and Step 2. Step 1, mag-fill up lang po ng form. Step 2, proceed po tayo sa picture and coding. Ano lang kasimple, ano lang slip. Hi! Yun, ganun lang po kasimple yung pagre-rehistro ng ating ano, ng National ID. Meron ka na po kagad na National ID. So, bibigyan ko po ng stamp dyan. Yung stamp ay itatabi nyo po para ipakita po kapag pinadala na po yung ID sa bahay po ninyo, yun ang ipapakita ko kahit sino po. Well, no need na po yatang authority, ano, authorization letter kung hindi man kayo ang available doon. Basta ipakita lang po yung stamp na ibibigay po sa inyo. Huwag nyo pong iwawala yun, ha? Kasi importante po yun. Kung mawala man yun, siguro identification na kayo po yung tao na yun. Okay? So hanggang dito na lang po yung ating discussion regarding sa pagkukuha ng Philippine Identification System or National. Okay. Good day. Mali po yung spelling ng name ko. Okay. So, katanungan niya regarding doon. Ma'am Jess, siguro i-comment niyo na lang po yan. Okay. So, ito ay ating, sige. Saan po ba yung ano, spelling ng name ninyo? Saan po ako pupunta? Hindi ko alam kung ano yung tinutukoy ninyong agency. Siguro mama, i-comment nyo na lang po yan. Bukas tayo, magla-live po tayo ng ating identification o tax identification number. At pwede po natin i-verify doon. Then kung may mga ibang katanungan po, pwede rin po doon bukas, 8 o'clock or 8:15 p.m. magla-live po tayo. Sa ngayon ay ating discussion ay regarding sa paggawa ng National ID. Okay, so that's it. Sa mga hindi pa po subscriber, mag-subscribe na po tayo. At huwag pong kalimutan, pindutin din ang notification bell.